Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig sa mga iba't ibang mga pampaswerte? Ako po ay misishare sa inyo, lalo-lalo na papalapit na napapapalapit ang 2022 para po tayo ay maka-attract ng swerte, maitaboy ng mga kamalasan sa buhay po natin. Subukan nyo po ito mga bossing, lalo-lalo na kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na mabago-bago ang takbo ng ating pamumuhay sa 2022. Kailangan po mga bossing, kapag ginawa nyo po ito, paulit-ulitin yung bigkasin sa inyo pong bibig ang lahat ng mga pakarap po ninyo na mga magaganda, lahat mga magaganda. Yung mga pangit, huwag nyong ibubuka sa inyo pong bibig. Kung kayo man ay ibubuka nyo po yan kapag kayo ay nananangin sa mahal na Panginoon at humingi po ng pagbabago. Asya mga bossing, ngayon pa lamang pwede po tayong gumawa na upang sa ganoon ma-cleansing ng loob na ating tahanan para tayo ay kapitan na ng swerte. Kaya kung kayo po naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano pa mga magaganda na pwede nating gawin upang sa ganoon ay maitaboy natin or mag-cleansing na tayo sa loob ng ating tahanan, maitaboy ang lahat ng mga kamalasan, maka-attract ng kasaganahan. Ito po ay for happiness, for success, prosperity, abundance, and protection. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing. Taran! Ako po mga bossing ko, bumili na ako ng mga kiyat-kiyat sa palengke. Tapos naghahain na ako para ma-cleansing lahat ang loob ng ating tahanan mga bossing. Kasi ang kiyat-kiyat mga bossing ko or oranges, yan po isa sa mga citrus mga bossing. Basta citrus, usaping citrus, yung ating kalamansi, yung kiyat-kiyat, oranges po natin, yan ating suha, itong ating dalanghita, or kaya po yung lemon po natin, or kaya dayap, yan po yung mga uri ng citrus. Yan po ay nagki-cleansing. Nagtataboy po yan ng mga negatibong enerhiya at nag-a-attract po yan ng swerte, lalo na sa pera. Pero syempre mga bossing, lagi nyo tatandaan, kung usaping pera po yan, kailangan ay sipag at syaga, pananalig sa mahal na Panginoon, at sabayan po natin ang mga gato, mga pampaswerte na pang-attract ng kaswertehan. Dito na yung ating oranges mga bossing, itong ating kiyat-kiyat. Maganda po ito, the best po yan. Sasamahan po natin ito mga bossing ko ng mga candies. Ayan. Itong candies namin, XO, coffee. O, pampaswerte pa rin yan, kape. Ayan po mga bossing. Nasamahan natin ng ating candies or kaya tsokolate or kaya po ay pwede rin naman ng isang maliit na shot glass na ganyan or konting asukal, isang kutsara asukal pwede rin. Kasi ang mga matamisin na yan, for abundance po yan. At syempre, huwag natin kakalimutan ang pang-attract na swerte. Ayan. Ito yung sukli sa aming pamamalengke. Ito po mga bossing ko. Ayan. Kahit magkano mga bossing, kung gusto nyo yung may barya rin, pero syempre, lagi nyo tatandaan kung gagamitin nyo po mga bossing ko ang barya ng mga pampaswerte, kailangan po mga bossing ko, huhugasan muna natin ang barya. Kasi kung sino-sino na po ang humawak po nyan, na maaaring kumapit na ang kamalasan, maaaring mas matindi pa ang kamalasan ng taong ito kaysa po sa inyo, tas gagawa kayo ng pampaswerte, gagamitin nyo po siya, maaaring hindi po ito tatalab mga bossing. Kaya mas mainam, hugasan nyo muna ang barya, pagkatapos po nito, ilagay ito sa isang basong tubig, yan ay isang kutsara suka, konting asin, ibabad nyo po ito ng 5 minuto sa sinag ng araw, sa umaga, sa may silangan. Sa may umaga lang po tayo maglilinis mga bossing ha. Pagkatapos sa 5 minuto, hanguin nyo ito at ilagay po halimbawa sa isang dyaryo, isang basahan. Pero hindi nyo siya tutuyuin. Hayaan siya kusang matuyo sa pamamagitan ng sinag ng araw o kaya ng hangin. Pagkatapos gamitin na natin siyang pampaswerte. Maghanda kayo ng maraming barya na ilalagay nyo po ito sa bawat corner ng inyo pong tahanan. Kung ikaw po mga bossing, payo lamang o kaya isang panibagong tips na naman po sa inyo mga bossing. Halimbawa sa bagong taon, kayo po ba mga bossing ko ay lagi nagpapanabog ng pera? Kayo po ba ay lagi nakakaingitan ng kapwa ninyo? Yun po ang dahilan. Kasi nagpapanabog kayo ng pera. Mainam, ang isabog na lang po natin, tsokolate, at magpagulong po tayo ng kiyat-kiyat. Kasi ang kiyat-kiyat, yun nga po nagki-cleansing nga po ito, nag-a-attract ito ng for happiness, for love, for abundance po siya. At ang candies, for strong relationship din ito ng family, or para sa mag-sing-irog, or sa mag-asawa. Maganda po yung candies at pang-abundance nga din po yan. Yan na lang po ang inyo pong ipanabog or ipagulong mga bossing. At pagdating sa barya, ito po ay pinagpapahalagahan. Ilagay nyo lang to sa isang mangkok
at saka or kaya maglinis na lang po kayo, ilagay sa bawat corner ng tahanan upang sa ganon malayo kayo sa mga taong inggitero at inggitera. Yung mga lagi kayo pinakikilamanan, yung mga toxic sa buhay ninyo, kaya dumami siya ng dumami kasi ganon po ginagawa natin. Baguhin po natin ito sa 2022 mga bossing para hindi kayo, kumbaga hindi kayo madalas nakakainggitan. Bagamat maganda na kayo kinaiinggitan kaysa kayo ay naiinggit, kaya lang mahirap po yan mga bossing. Para kumagay, lumayo na lang po sila sa inyo. Hindi naman natin intention ang mga negatibo. Ang intention lang natin, huwag tayong pakilamanan, huwag tayong mapalapit sa mga taong ganyan mga bossing. Mahirap po yan, nakakatakot. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala, lumarga po kayo, subukan nyo po na gumawa na ng ganito, pang-attract ng kasulatihan. Ngayon po, ibilad nyo lang po ito, huwag na lang kasi baka mawala po ito mga bossing. Kung mababantayan nyo naman, hanggang alas 8 ng umaga. Pero kung hindi nyo mababantayan, sa may bintana na nyo, sarado nyo lang yung bintana, basta sa may silangan siya nakalagay, okay na po yan. Tapos, ilagay nyo po ito sa center table po ninyo, yung kasaganahan natin, kasi maganda na naglalagay kayo ng kasaganahan sa center table. Or kaya mga bossing, pwede nyo rin ito ilagay sa kwarto po ninyo, para pang attract ng swerte, kapitan ka ng swerte, natutulog ka man, meron ka mabisang proteksyon kagaya po ng ating oranges, or sa uri po ng citrus, at saka ito po nga ay for love. Ito po ay pang attract ng swerte, lalo na sa pera. Bukod sa numero unong sipag at tiyaga. Lagi niyo pong datandaan ang kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Tayo pa rin po ang kikilos. Ito po mga pampaswerte natin ay sangkap lamang para tayo magtagumpay. Yun lang po mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.